previously in Man of the Philippines 2024. Wala sinabi kung gano'ng karani guys, kahit konti lang siguro. Go on, Pepper! Tara! Ilipon ng mga kalalakihan na may dubong Pilipino. Magpapatagisan ng tindig at ng kanilang talino. Hindi pwede ang mahina ang loob mo at kabado. Alisin ang daga sa dibdib, pagtungtong ng etablado. Respeto, dedikado, makabayang Pilipino. Katapangan, gumagalang, na may paninindigan. Nakamit ang karangalan sa ngala ng kabutihan. Katangian na tunay na dubong Pilipinong makabayan. Here at Tipsy Prince is our last destination of our candidates. Dito magluluto sila ng kilalang kilala ng pagkain dito sa Batangas, ang bulalo. Each team will present their dishes to our judges, who will give their critique and decide the winner of this challenge. Masusubukan ang diskarte ng bawat team sa pag-delegate ng task, paggalaw na may tamang timing, at higit sa lahat, magtulong-tulong para makamit ang matamis. O mas maigi siguro sabihin, kumukulong at mainit na tagumpay. Ito ka ng mga sakala ng manlalahin. Pre, ito para maano kayo. Pre, ito para hindi dyan yun. Ito. Ba't para bigay, mag-uwi so far. Sino marunong mag-slice ito? Ganyan talaga kalalakihan? Ganyan talaga kalalakihan yun? Hindi, liitan mo yun! Malakihan mo yun! Yung ibang team natin maglinis para malinis sila mesa natin. Saan ba sila? Sabihan mo sila, si Adrian. Separate ako ng pang-prito natin. Sige, sige. Yung ano, yung medyo parang medyo masarap para sa team. Yung wag lang mag-uwi man sa naman. Paano kaya ay walang pressure ko ngayon? War up lang. I-pressure na lang. Ay, kamuluto ka na. I-pressure mo na lang yung... I-pressure mo na lang yung ano. Ano? Baka para. Ano, just what? Ano, tara mo kami napapakulo na kailangan tayo ngayon. Mainit ang tubig kagad. Matagal yan malambot. Focus lang tayo. Sige lang. Galing mo!
Pakat muna namin ito bago gasan. Ano? Pakat muna namin ito bago gasan kasi mayroon na ito. Kailangan, siyempre, kailangan natin maging malinis sa ginagalawa natin, ano? Para hindi tayo pabigat. Team pabigat kami. Team pabigat. Ito na, oh. Head chef namin. Head chef. Ito, ba't ano ito sa atin ito? Eh, ano na, malita. Sobrang rami ng dahon dun. Okay lang yan. Ayun, nililinisan ni Art. Kaya sobrang dami na dun. Ito na, dito muna tayo, pre. Magiging may stress dyan, mga may hapen. Nililinis ka na, pre. Don't worry, my idol. Nasukay na kami. Nasukay ng plato. Yung plato tsaka bowl. Plato tsaka bowl. Plato tsaka bowl. Yung magandang design, ha? Sagali, pare. Ito na, para sa ano? Fried. Pare, okay ito na rin. Para sa fried. Bawal. Tingin ka parang magandang design. Okay, pare. Mas okay kung puti. Para mas kita yung ano niya, details niya. Noted, pare. Okay. Ito, pare. Yun, no? That's good. Ito, maliit lang. Hindi, normal lang yun. Gag talaga sasabay yun. Alam mo, tagto lang. Mas maganda. Mas masarap kasi pag mga crunchy pa siya eh. Mais. Gagay, hindi naman yun. Sakto lang. Kung madumi, lilinisan ko yan. Mahalaga ako, pre. Malungkot ka, papatayin kita. Yan ah! Yan ah! Uy, pre! Yung patayin mo! Gagay! Ibaba lang. Dito ka na lang, pre. Kasi baka matusok. Okay, pwede ba tayo maglagay na ito? Pero lumasa yung baka, ano? Ano yan, Tol? Anong ginagawa mo dyan? Presentation daw. Design. Hindi lang pwedeng masarap eh. Kailangan lahat maganda. Yung paminta. Pamintang buo. LJ! Pamintang buo. Basic lang ah. Parang nagluto lang ng pansit canton. Pero yung mukha pawis. Pabigat ako eh. Massage lang ako. Massage lang. Ayan, kiss mo ah. Kiss mo yung massage mo ah. Yan. Yan. Tama yan. Chef Boy Negro. Chef Boy Kevin. Ito na ba natin yung karami? Dato yung parang wala pa yung mga gulay eh. Asan ba yung mga gulay na? Parang yun yung tubig. Kaya nga sabi niya, mas masarap din kanila eh. Pre, kasi masarap din pag lupus kipin, pre. Oo nga eh, nare-pressure niya ako eh. Huwag mong galingan ah! Galingan kipin. Uy, uy! Huwag pa amin yan, uy! Ilong namin yan eh. Gagi amin! Atisin mo! Atisin mo! Gusto! Pare! Nung una, medyo dehado. Pero patagal ng patagal, pasarap ng pasarap. Mm. Amin ang taon. Uy! Buka ka tayo ng bulaklak doon. May mga kailangan din ng bulaklak. Huwag magpapatalo sa plating. Hi, I'm Kevin. I'm from Cabuyao, Laguna. And isa ko sa Team A. Ang strategy namin is ako yung nagluto ng sa team namin. Meron kaming mga in-assign sa iba't ibang assignment para hindi kami nagkakagulo, which is, yun nga, para meron
kasi medyo maliit lang ang kusina. So dalawa lang kaming team A na nasa kusina. Tapos yung iba naming team nasa labas para maghanda ng kanilang painting para sa presentation namin. So let's say kung magugustuhan ng judge ang aming ginawa. Tapos sabaw tayo. Hindi, wait lang. Kamaya na natin i-service sa bago kasi mabuhos lang yun eh. Hindi kasi ipiplitin natin lahat. Hindi yan nakikita sa ano, sa panlabas na dekorasyon. Magkakaalaman tayo kung anong pinakamalaman. Ayun na, nagpe-present na lang tayo guys, no? Kasi malapit na magsimula yung natin eh, competition natin eh. Pasarapan na lang talaga. Kasi siyempre, matik na may amin yung mas masarap eh. Diba? Kasi, hindi mo naman, oh. Wala pa sabaw yan, oh. Masarap yung dalawa. Pero alam niyo na. Hala, bakit may paano? May side dish. Bakit may side dish yan? Bulakin yung nose. Nagawa ako dyan kasi super yun. Tama yung ganyang gulay. Sama-sama sila. Kasi pangit kasi pag nagkakas. Ito yung ano, pwedeng... Bulakin yung nose. Grab ako. Ginawa mo? Special sauce. Special sauce? Ito yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Hindi na pre, huwag na kayo mag-away away. Hindi. Kuha ako maliit. Hindi, okay na yan. Hindi ba lalamig yung sabaw na isang bulong? Hindi, malapit na ako ng oras eh. Okay na yan. Maliit na ako. Doon na, kuha ka ng kahit yung wine. Hindi siya pwede ganito malaki. Yung pinapakita mo kanina. Hindi na. We are Team B, stands for Best Bulalur, and they are Team A, stands for ano ba to? Just maliit lang na white, kasi ito nasa tabi lang din. Oh, actually, okay din. Pwede din. Ito nga eh, walang dip eh. Hindi, ito yung dip niya. Pwede mo. Ito yung mismo yung dip niya. Fried. Kasi separate siya. Separate na, ano? Parang presentation lang. Oo. Kumbaga yung ano. Pero yung sabaw talaga yung magdadala. Tapos, after nito, doon natin lagay. Diba? Bahala na, kalabas na. Ang sarap! Isip na kayo ng pang-intro. Eh bro, ikaw na magsasalita. Ikaw mas kulit ha? Paano na ako magsasalita? Represente lang natin yung team. Pero may mag-iisa, ma-explain. Team A, tapos mo natin sabihin yung sinabi mo nila yun. Oo, huwag yun. Huwag yung ganun. Kasi, pangilap mo na yun. Hello, good day everyone. Good day judges. My name is Joshua Salibio and we are Team A. This is our presentation, Pride Bulalo. Before its finest, what we did is we do mise en place. Mise en place is a way for us to be able to avoid food contamination. And that's the first thing to do in cooking actually. And like Bulalo, this beautiful presentation is a symbol of our lives. Because like Bulalo, we put hard work, passion, and we put our heart on it. Like in life, I know it's not easy to walk along the path that we have chosen. There's a lot of challenges that we may face. But like this beautiful presentation, I know one day our dreams will be worth it in the future. We always remember that it's okay to fail because you will never stand if you never fail. One day, we will stand on the summit part of the mountain.
like this beautiful presentation. Thank you. First of all, let me commend the preparation, no? So I think I can see here, it's a good preparation plating-wise. So maganda siya. Yung taste ng food sa akin, okay lang yung ano, okay lang yung alat niya. Medyo napunta sa akin yung buto, so I cannot really comment on the tenderness of the meat. In terms of the veg, medyo yung parang naging overcooked yung ano, yung vegetable for me, for bilal. But overall, it's a nice dish and well prepared. Thank you. All right, for me naman kasi, I think it's a short preparation, no? However, you manage pa rin na to make it look good, especially the presentation. And yung taste, sakto lang. Although ako kasi matabang yung taste buds ko, but still okay. Okay pa rin sa akin. However, yun nga, medyo matigas pa since hindi siguro na ilaga ng mas matagal, which I understand. But the creativity is there. Yung quality ng lasa kasi is much important to me. So okay siya. Well, ako, I love the plating. Maganda siya. But this one, I like this one. Parang okay siya for like pika-pika. But same with Prince, medyo matabang panlasa ko. So for me, this is kind of salty. But overall, it's good. So yun guys, kasi first time ko kasi mag-judge ngayon eh. So para naman sa akin, maganda naman yung preparation nyo. Siguro nga dahil kagaya nga sabi nila, kulang sa oras, tapos medyo hassle pa kasi sobrang init ka rin ha. So para naman sa pagkain, so yun nga, kagaya din sabi nila, kung siya ay pang-ulam, siguro okay lang kasi may kasamang kanin. Pero kung siguro kung tinikmo siya na may kanin, okay lang yung lasa. And then medyo, yun nga, salty. Tapos yung, all in all naman, ayos naman, siguro. Sino yung mismong main na nagluto na may idea? Sino sa inyo? Ayun, dalawa. Alright, as a team, paano nyo talaga prepare from the very beginning? So ano yung mga ambagan ninyo sa isa't isa and how did you come up with this one? Papunta ko pala dito bago kami after marketing, nag-market. We're inside the van. Doon na kami, pinatasan namin isa't isa kung ano yung gagawin. Nangyari sa akin pagluluto. With Sir Kevin, ito kasi sa thing. Sila sa preparation ng mga order. And then we decided na what if bigyan natin ito ng twist? Hindi lang yung typical na bulalo. What if bigyan din natin siya ng crispy bulalo? That's what we did here. So ang objective niya ba is dapat pag tinikman mo to, you can also taste it. Pwede rin yung soup. Ah, okay. But maybe you can also try to just use the crispy bulalo together with the soup. So something more unique, di ba? With the twist. Pero okay na rin yan kasi. The saving grace, well, for me, kunyari salty to, this one saved it a lot kasi sobrang nasarapan naman ako siya. Siguro, so yun, dahil nga gusto nyong itry is yung bulalo na last doon sa pinrit. Pinrito ba siya o parang tapa? Fine. Ano siya? Anistin nyo pa ba siya or nilabog muna bago pinrito? Hindi naman. Hindi ako. Pero, masarap siya. Sana pwede nyo siyang itry na, kumbaga, yung nilagyan yung laman, itry nyo siya, hindi sobrang labog eh. Tapos saka nyo siyempre ito para yung tenderness nung baka at yung lasa ng bulalo, pag pinrito nyo siya, ay, lasang prito pero bulalo, parang ganun. Good job! Pero overall, guys, yung teamwork ninyo, coming up with this one with just a few hours, congratulations! Yeah, yung ginawa namin is parang
we collaborate our ideas, so kanya-kanya kaming toka. So yung iba may nagchachop ng mga ingredients, may naghuhugas ng karne, may naghuhugas ng mga utensils para mabilis yung pagluto. And so far, naging maganda naman ang outcome kasi nga teamwork yung nangyari. So yeah, you can now start and enjoy our food. So kanina talaga gusto ko talaga mag-comment kasi pag sinabi mo kasing Batangas, talaga medyo dalubhasa taga Batangas sa Bulalo. So yung talagang hinahanap ko dito na texture talaga or yung isang parte ng baka is yung bone marrow talaga. Kasi di ko lang nasabi kanina kasi baka nga meron ngayon. So para sa akin, masarap kasing kainin yung Bulalo. Lalo na kung yung pinsabo pa lang niya is lasang-lasang baka. Kasi yung next time siguro pwede siyang di ganun kalat eh. Kasi nga pwede siyang partner na patis. So para saan pa yung patis natin kung medyo malat na yung sabawena. So next time, pero yung presentation naman talaga okay. So hindi lang ako nakapagkanin. Pero siguro kung may kanin siya, bagay naman siya yung sabaw. Tapos yung baka malambot naman. Ayun ba? Ako, ano, well, kasi it's a competition, di ba? Ano, so, sa akin una, sa plating, okay sana, kaya lang tuyot na. So, for me, it's not attractive anymore. But comparing it, I'd say good yung effort, but this one is saltier than the first team. Tapos, considering, wala lang, sa akin naman, every effort is good, kaya lang it's a competition. So, sa akin, this is saltier than the first team. And then, with a lot of time given sa inyo, para for me, nagkulang to kasi nakadalawang dish yung first team compared dito na isa lang. But overall, for the effort and everything, I give you an A. Ito yung pinaka Bulalo na natikman ko na hindi ko nagustuhan. Hindi ko siya nagustuhan because it's more saltier than the first one. However, nung unang dumating yung Bulalo, mas tender siya compared naman sa nauna. So, hindi naman kasi porket may nakita ko na hindi maganda, puro hindi lang maganda. So, may okay at may hindi okay. Like the same sa una-una natin. Okay, so for me, it's siguro mga 7. Okay. Appetizing siya. Nung pagdating pa lang, so nakita ko appetizing siya. Parang gusto ko nakaagating man because of the the preparations plus also the textures and all. Nung kaya ko siya din trinay na i-check whether malambot ba siya o hindi. Ang napansin ko is some of the meat malambot tapos medyo yung iba hindi. Siguro it was not properly cooked. Kasi di ba normally pag ginawa mo yung meat, bubuksan mo siya, titignan mo, and then panahaluin mo siya. So, hindi ko alam kung nagawa. It's probably because of the time element din. And I have to say sorry, pero I have to agree with them. Kasi mas, ano siya, mas saltier compared dun sa una. Hindi ko alam kung sino nagtumikem. Probably yung taste bud niya, mas ano. But overall, I have to say, presentation-wise, it's good. Kasi mas appetizing para sa akin. The taste, medyo nasobrahan lang ako dun sa saltier. Piling usama ako kasi mga kids kasi some more of them are like saltier talaga yung taste buds nila compare sa atin. Ha? Yes, yes. Pero guys, how did you prepare from the very beginning hanggang mailatag na ito? Ano po kasi? Nung una, pwede ko siya masyadong salty. Kasi 4 pa lang po tapos na po kami nagluto eh. Tapos kumbaga nakailang init po kami kasi kinakapa po namin kasi kung tuloy-tuloy po namin yung apoy po, matutuyo po yung sabaw po. Tapos ginagawa po namin, iinitin po namin, tapos papatayin. Eh pag ganun po kasi sa mga sabaw parang umaalat po talaga. Nag-evaporate. Noong una po okay naman po, masasarapan po kami lahat na alas eh. Kaso alam po, naalat nga. Very experience nyo yung journey sa pag-prepare that. So, paano kayo nagtulungan?
si Jupiter siya yung nag-gagayat ng mga vegetables. Tapos may naguhugas. Tapos si juicer naman siya yung taga-hugas ng beef. Tapos siya yung talaga nagluluto. Kami yung pinagas, kailangan niyang maabot ng ganito. Para siyang nalulong. I think what we're doing here is the culmination of the whole race, diba? So I think question ko naman din anticipate. Well, hindi naman sobrang alat na hindi naman. Hindi siya hindi masarap. Oo. Hindi lang po namin inexpect na alat ko. Oo. But still good job, guys. Thank you. Alright, ako talaga, I'd go for A because of the effort. Kasi siguro, ako matanda na ako eh. So, yung panlasa ko talaga, sobrang alat ng B. That's for me lang. I don't know with you guys. I think both of the teams really exerted the effort para mag-dito. Mas appetizing para sa akin yung B. Hindi masabi ko pagdating pa lang yan, gusto ko na tsaka agad tikman. Kasi, di ba normally yung bulalo na sa bowl. So, kumbaga yun yung presentation ka agad na nagustuhan ko. Alright, Chef. Para naman sa akin, guys, A po talaga eh. Kasi nung pinarsent niya pala, nila pa lang, medyo, meron agad sila, nagtaka agad, ano yung isa, yung pala, bulalo, crispy bulalo pala siya. And then, natikman ko yung B, parang kasi yung alat eh. Kasi medyo yung palasa kasi mamatabang lang talaga yung lasa. Kaya, for me, A po talaga. Prince. It doesn't mean na nag-know ako sa B kanina is I really don't like the taste. Yung B kasi is the really taste of bulalo. Just so happy na medyo salty but mas dun ko na ramdaman na kumakain ako ng totoong bulalo. Maybe because yung bone marrow, yung choice of cuttings nila is also perfect compared dun sa A. But I also have to agree with that and to consider na sinabi nila na tapos sila earlier. So, with the reheat, so definitely mas magiging saltier siya. Yes. And it doesn't mean kami, hindi porque salty yung isang food is ibabagsak na yun. Eh. Alright. Kasi isang points lang naman yun compared to the total food preparation and the taste. So, parang hati tayo ngayon. Dalawa kaming A, dalawa kayong B. Siguro, let's have like 5 seconds and then let's really decide kung sino yung ano natin, pipiliin natin, but overall ang tingnan natin. Unang-una, congratulations sa inyo kasi nagawa niyo na maayos yung task na dapat gawin. So, punto siya para sa akin na. So, good luck na lang kung sino mapili ng board judges. Sa akin naman, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat kasi it's a culmination of a whole day event, diba? Yung race na ginawa nyo sa pamimili nung una hanggang dito pagluluto. So yung dito sinusukat natin yung team spirit. And gaya na sinabi ni Chef, of course, may isang mananalo. And nahirapan kami kasi initially magkakaiba kami ng decision, but we have to come up with one winner. Alright. So ako naman, alam niyo na pag inihintay ng lahat. Alright. But first, before I announce something, we'd like to thank Tipsy Prince. Yes. Prince Jeffrey Hernandez, who's also the owner of Royal Prince Aesthetics, who's also our major sponsor. Okay. Yes. Pero guys, dito kayo magugulat. All right. We will let Prince announce the winner. But usap-usap kami. Prince is giving 10,000 pesos to the winner. Oh, all right. But, meron, may but. We're also adding another 5,000. Wow. So the winner of this challenge, yung team na mananalo, instantly tonight, will give 15,000 pesos. Oh, all right. Okay. So, drum roll, we'll let Prince announce the winner. Oh, my God. First of all, I would like to thank everybody for coming here in Tipsy Prince joining us tonight. And thank you din sa pagpili sa amin, Direx, here in Tipsy Prince. So, of course, laging dapat may manalo. Okay, yes. Lahat kayo nag-exert ng effort. And ang pinakamahalaga is yung teamwork and team bonding na nabuo. However, I need to announce the winner now. So, yeah na. Alright? Alright, the man of the Philippines Bulalo goes to team! A.
And of course, magpasalamat po nga po pala kami sa mga judges for choosing us as the winner tonight. And yes, maraming maraming salamat po. Malaking pera na po yung sa amin, para yung 15K. Ayan! Nagpasalamat po kami sa lahat ng buo naman of the Philippines. So, isa ako sa naging punong abala kasi kami nasa kusina. So, nagpapasalamat din ako sa aking team kasi walang pasaway, walang paupo-upo. Lahat po kami gumagalaw. So, yun yung strategy namin na kailangan dalawa lang na sa kusina para hindi kami magtarantado. Next on Man of the Philippines 2024. Naligo na ako eh. Lance, yung chan mo. Come on, faster! Talikuran tayo. Talikuran kayo. Yan, yinayakap pa niya. Pwede ko siyang yakapin, ganyan. Ha? You make your own poses. You do your own thing. Pag nakita lang namin, we will do a little adjustment. Lapit yung sa horse. Patagisan ng galing, labanan ng Pilipino. Isa lang ang hihirangin, pagtungtong ng entablado. Patagisan ng galing, labanan ng Pilipino. Isa lang ang hihirangin, pagtungtong ng entablado. Patagisan ng galing, labanan ng Pilipino. Isa lang ang hihirangin, pagtungtong ng entablado. Patagisan ng galing, labanan ng Pilipino. Isa lang ang hihirangin, pagtungtong ng entablado. Lilipon ng mga kalalakihan na may dugong Pilipino. Magpapatagisan ng tindig at ng kanilang talino. Hindi pwede ang mahina ang loob mo at kabado. Alisin ang daga sa dibdib, pagtungtong ng entablado. Respeto, dedikado, makabayang Pilipino. Katapangan, gumagalang na may paninindigan. Nakamit ang karangalan sa ngalan ng kabutihan. Katangian na tunay na dugong Pilipinong makabayan. Sinilang na may bakas at may dugong na nanalaytay ng mga malalakas. Buong pulo ng Pilipinas ay aming ipaglalaban hanggang sa mga dugo'y pumatak at magwakas. Lahi namin kayong maging hindi basta nagpapatapak. Utak sa utak kung alaban ay handang sumabak at hindi nagpapatinag dahil sa walong sinag na nakatutok na nagbibigay mensahe kung ipaglalaban ng sipag. Makamtan ng sikat ng araw at makaya po sa bahaghari at palad ay mailapat. Maiakap sa nag-iisang bandera o watawat. Walang balakid at wala sa aming makakaawat. Kung namin ay Pilipino sa isip at sa gawa, subukan nyo para di nyo masabing puro salita. Manalo, matalo kami, lalaban kahit mag-isa para sa bandilang Pilipinas na aking bansa. Mano ka Pilipin, Man of the Philippines. 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 Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Mimaro, Bicolense, Arcala, Barzon, mula Luzon hanggang Visayas at sa Mindanao. Sabay-sabay tayo at atin ang isisigaw. Cala, Barzon, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, Abra, Baguio, Mount Province, Lawag, La Union, Bataan, Rosales, Isabela, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Morac, San Fernando, Zambales, Naga, Bicola, Taklan, Sablayan, Angeles, Tarlac, Nueva Ecija, Santiago, Olongapo, Tarlac, Pampanga, Cebu, Cotabato, Navotas, Makati, Sablayan, Agusan, Del Norte,
Norte, Iligan, Camarines Sur, Camarines Norte, Mandawi, Quezon City, Subic, Pasig City at sa Surigao. Kami ay iisa, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Wala pa sa Timog, Silangan, Hilaga hanggang Kanluran. Isa lang ang hihirangi at siyang tatawagin natin na Manokta Philippines. 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 Patagisan ng galing, laban na siyang Pilipino. Isa lang ang hihirangi pagtunog ng demokrato. Patagisan ng galing, laban na ng Pilipino. Isa lang ang hihirangi pagtunog ng demokrato. Patagisan ng galing, laban na ng Pilipino. Isa lang ang hihirangi pagtunog ng demokrato. Patagisan ng galing, laban na ng Pilipino. Isa lang ang hihirangi pagtunog ng demokrato. Just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been.